Hindi siguro aware ang marami sa atin sa matinding epekto ho ng walang patid na ulan sa malaking bahagi ho ng Visayas region, particularly sa Southern Leyte. Wala kasing bagyong nakataas, mga kapatid. At pawang dulot lamang po ito ng tail end of frontal system, yung nararanasang pag-ulan sa Visayas. Pero ang resulta, dyan po sa bahagi ng Southern Leyte, eh mataas na baha. Yung ilan ngang sa ilang part nga po ng Visayas, eh nagkaroon pa ng landslide. And I think, ano ba? Okay na ba? Hindi po malinaw. Ayan, ah, sige. Kaya tanong ko kung naririnig ka niya, Mon, medyo mahina kasi naka-headphones lang. Oo, naka-headphones eh. Okay lang, ikaw na lang mag-relay sa kanya. Kumustahin natin yung kasalukuyang lagay nila sa lugar at yung nasa kabilang linya. Ano, partner, ikaw na magpakilala? Kausapin natin mula sa St. Bernard sa Leyte, sa Southern Leyte. Eh, nung nakita ko kasi yung mga posts sa social media na meron ng mga panawagan, may mga hashtag pa na pray for Leyte, pray for Southern Leyte, God bless Southern Leyte. Syempre kahit papano maa-alarm ka. Kasi alam naman natin last year, 'di ba, towards the end of the year, ang Luzon naman ang naka-experience ng matinding flooding, pati nga Marikina, 'di ba? Eh hindi naman na nakaligtas sa mga pagbahang yan. So now, it's also happening sa southern part ng bansa natin, which is sa Southern Leyte, sa Visayas. So ngayon, nakahanap ako ng makakausap natin. Nasa linya, sige Mon, nasa linya. Yan. Nasa linya po ang isang residente nga ng St. Bernard, Southern Leyte, si Ruby Bulagsak Escribano Masyon. Haba ng pangalan na. Good morning! Oh, good morning, Ruby! Magandang umaga rin po sa inyo, ma'am, sir. Kamusta? Kamusta? Kamusta na dyan? Umuulan pa ba? Yun po. Tumila na po yung ulan, ma'am. Ay, good. Very good. Eh, kailan po ba nagsimula yung malakas na ulan na yan? Kahapon po na madaling araw. Mm-hmm. Night data ng I think 4 a.m. madaling araw din. Sige po, kwenta tayo. Sige po, go ahead. Lumabas po yung bukso ng ulan, kaya nagkaroon po ng palaging pagbahagi sa lugar dito sa hindi lang dito sa sa aming lugar, pati na rin po sa ibang bayan dito part po sa Southern Leyte. Nakikita namin kasi ngayon sa video, ito parang ano siya, sa tulay. Tapos ang lakas-lakas nung alon. Anong parte yes, po ito? Saan po yan? Ano pong ilog yan? Ano po, part po siya ng Libas, St. Bernard. Ang tawag po ng ilog dito, ma'am, Lalawigan River po. Lalawigan River. Lalawigan River. Yan po ba normal kapag malakas ang ulan? Hindi po. Talaga po, lumalakas siya pag, lalo na pag dumating yung bagyo, malakas sa ulan. Talagang lalakas po talaga yung baha, ma'am. Pero wala namang bagyo ngayon eh. Yun nga eh, wala, at saka yun nga, tama si Mon, hindi pa nga bumabagyo, pero nagkakaganyan na. Gano po ba kataas yan, yung nakikita namin yan, na parang maalun-alun na talaga? Eh, hindi lang basta ilog to eh. Nagbaha na talaga oh. Kaya pati yung mga puno, mga, kumbaga, yung tree tops na lang yung nakikita. Gano po kataas yan, lagpas tao na po, for sure. For sure po, ma'am. Lagpas po. Kahit limang tao, lagpas-apa po ng baha. Kung wala po yung malaking bato sa gitna po, ma'am, kung nakikita niyo sa video, eh, talagang inaano na po ulit yung tulay namin. Kasi last 2014, yung basyang, yung tulay namin, inaano po talaga ng malaking baha. Mm-hmm. So, year 2016, nagtayo ulit ng tulay. Ito po yung tulay na nakikita niyo ngayon sa video. Mm-hmm. Ito po yung bato. Mm-hmm. So, hinatong po doon sa malaking bato, I think more than 15 feet sa taas or 15, mm-hmm, ganyan po. Mm-hmm. Okay, question, Ruby. Kasi nakilala na nailagay sa mapa ang St. Bernard, Southern Leyte noong early 2000s na nagkaroon ng landslide dyan, maraming nabaon ng buhay. Ito ba pagka ganyan na malakas yung ulan, nagbabaha, may nanunumbalik ba sa inyong takot, trauma? Naalala nyo yung nangyari sa inyo noong early 2000s? Ruby?
Kirby? Hello? Hello? Po? Nandiyan ka pa ba? Po? Chatting ko kasi, ma'am. Ah, okay. Ulitin natin. Ikaw taga dyan ka na talaga? Dyan ka na lumaki? Opo, dito na po ako lumaki. Dyan, oo. Dyan na po. Oh, kasi naalala mo noong mga earlier parts ng year 2000, nagkaroon ng landslide sa St. Bernard, tama ba? Yes po. Ikaw sa ba? Oo, di ba? Kapag sa Ginsa Ungon, tama? Opo. Oo, so ikaw ba pagka yan, ganyan, nakikita mo, nagbabaha, malakas yung ulan, meron bang trauma sa iyo tsaka sa mga kapitbahay mo na baka may mangyari ulit na ganun? Sorry po, meron lalo na po sa mga matatanda kasi po nga problema sa amin kung kailan po kami nilipat o i-relocate po, ma'am. Kasi meron naman po kami pasyo doon, kaso hindi pa pinipirma yung paket para mailipat po kami doon. Pero ang tagal na nun, ha? Medyo magta-20 years na yon. Yes, yes. Diba? Yes. Yung papel po pinaposeso, ano po yun, year 2015, hanggang ngayon, nag-iintay pa rin natin kung kailan po kami relocate. Naku. Ako po, ano, may tanong lang ako, partner, baka pwede marelay na lang kay Kay Ruby. Ito, sabi niya, hindi to pangkaraniwan, yung nararanasan ngayon na lakas ng ragasa na yan sa ilog, lalawigan, river na yan. Gaano kalakas ba yung ulan na nangyari? Ito ba ay non-stop for a certain number of hours? Kasi ang OA nitong nangyari na to. So, naririnig mo po ba si Mon? Naririnig niya. Okay. Oo, yes po. Sige, go ahead po. Ilang araw po ba? Oh, sir, ilang araw or ilang oras na non-stop ba yung ulan? Kasi kung ganito bigla, simula po po ng malakas until panghali po ata din 3 PM, tumila po yung ulan, kaya yung baha po at yung pit na rin po umuupa. Pero simula 4 AM, grabe, 11 hours na ulan ng ulan pala, no? Kasi 4 AM until 3 PM eh. Yes po, talagang hindi po huminto yung ulan. Hanggang po, sabi meron pa rin pag konting kabuulan, itong umaga lang po, iyan po ito na pinipila ng ulan. Nakikita mo na ba ang araw? Hindi. Sa ngayon po, hindi. Wala po. Makulimlim pa po yung ulan. Makulimlim pa? Oo. Kasi itong video mo, Sir Ruby, medyo hindi ko alam kung malakas ba yung ulan itong mga panahon na ito. Although nakikita pa rin namin yung mga drops ng ulan dito, ha, pero siguro mga bandang hapon na ito. Pero yung 11 hours na binabanggit na yon, that concludes yung reason bakit ganito. Kasi akala ko baka mamaya for a certain number of hours lamang, baka merong behind the reason yung nangyaring pagbaha na yan. Baka mamaya, alam mo na, yung mga illegal logging na naman, di ba? So, nakakalungkot lang kasi yun nga eh, may nangyari na dito before eh. Landslide. So, at least, oo, mabigyang idea lang natin yung mga tao na kasi walang bagyo. So, hindi sila aware na, meron palang nangyayaring ganyan sa Southern Leyte ngayon, di ba? Kahit ako, nagulat nung nakita ko sa social media, sabi ko, my goodness, sa Visayas ulit naman ngayon. So, ngayon po, nasa mga evacuation center po ba kayo? Nagsilikas po ba kayo ngayon, Sir Ruby? O nagbabalik na po kayo sa inyong mga sariling tahanan na? Meron po ba daw na nasa mga evacuation centers dahil dyan sa lakas ng ulan tsaka yung pagbaha? O lahat po kayo nasa bahay pa rin? Mga kapitbahay ninyo? Sorry po, yung malapit na matarik na bangin, nagsipagkita na po sa site, di carpenter po. Mm-hmm. Pero kayo? Nandito lang po sa bahay. Ayan, so kinakaya-kaya pa ang baha. Opo, ma'am. Hmm. Yung malapit na matarik na ano po, bangin, kailangan po silang sumisat kasi malapit lang po talaga yung ilog po. Mm-hmm. Tsaka syempre baka nga mag-landslide. Oo. Maigi naman na ano na at least nasa evacuation center sila. Okay. So nag-subside na po yung
Yung ulan tumigil-tigil na, pero yung baha, nag-subside na rin, sir? Kamusta daw po yung baha? Bumaba na ba yung tubig? Nag-normalize na ba tong Lalawigan River? Pero hindi pa masyadong malinaw yung tubig, ma'am. Hmm. Brown pa rin. Putik, you know? Oo, putik pa rin galing sa mga bundok-bundok. So, ibig sabihin, dire-diretso pa rin, no? Meron pa rin water. Putik pa rin eh. Maputik pa rin. Ibig sabihin, parang ano yan, nung nangyari din sa atin sa from Rizal, bumaba sa Marikina yung tubig. So, more or less, parang ganun din yan. So, yung Lalawigan River, Sir Ruby, may idea ka? Nag-normalize na ba? O ano pa rin? Malakas pa rin yung current? Kamusta daw po yung Lalawigan River? Parang malakas pa rin daw po ba yung alon? O ano, o humuhupa na, bumabait-bait na yung alon? Sir? Sir Ruby? Okay na po yung ano, bumaba na. Okay, good. Ay, salamat. Hindi na kapit kahapon, ano? Opo, hindi po kasunod ako. Okay, maigi naman. Maigi naman. Naman. Balik na po siya sa normal, ma'am. Ay, salamat. Ah, buti naman. Mulan! Kasi diba yung may sinasabi yung report nga si Pag-asa eh, diba, Mon? So, sana... Oo, sana... may isa pa. May isa pang LP na binabantayan. Ayan, kaya yung mga kababayan po natin sa Southern League, ingat-ingat din po tayo. Tsaka pag sinabi talagang lumikas, sundin na lang po natin. Pero tanong ko lang din, total nagkakausap na rin lang tayo, Sir Ruby. Kamusta naman ang ano diyan? Kamusta naman ang COVID-19 diyan? Kamusta kayo? Nasa ano pa rin kami, ma'am, para kasi dito po sa ating lugar, meron po kasi positive. Kaya bawat pong nababas ng mga matatanda, yung mga bata. Mm-hmm. So sa area nyo mismo, may ganun? Meron po. Sige, so ingat-ingat po tayo. At saka yung ano, yung positive i-ano natin syempre sa ika-quarantine natin sila, no? Okay. Sige, maraming salamat sa inyo. Be, ingat kayo dyan lagi, ha? Maraming salamat po, ma. Okay, ingat po.